So now, what should you do if you think your drink has been spiked? Okay. So ito yung mga kailangan gawin talaga kung alam mo na ikaw ay nalagyan ng drug yung iniinom mo. Okay, tell someone you trust, such as a friend or staff. Okay, so ganun nang nangyari kay Christine. Anong ginawa niya? Tell to a friend or staff. O diba, nilapitan niya mismo yung kanyang best friend, closest friend na si Romel Galido. O, diba ginawa naman niya? Okay? And then, if you are alone, ask the pub landlord or bar manager to call a trusted friend for you. But she wasn't alone. Nandoon yung trusted friend niya, nandoon ng lahat, pero pinili pa rin niya itong si Romel at siya yung pinagsabihan niya. Okay? Your friend or someone you should trust should take you to the nearest accident and emergency department and tell the medical staff that your drink may have been spiked. Oh, di ba? Kung ikaw, Romel, ay talagang totoo ka nga talagang kaibigan, itinuring mo talagang kapatid ito na babae, then you could have called already yung emergency department and tell the medical staff na nalagyan yung kanyang drink. Okay? Kasi ikaw yung pinag-entrasan niya ng kanyang problema at concern at that time. Pero hindi mo ginawa. Okay? Or report it to the police as soon as you can. They will need to take blood and urine samples. Most drugs leave the body within 72 hours of being taken, but some some can be gone in 12 hours, so it's important to be tested as soon as possible. So kailangan talaga right that moment, kasi nga naman ang drugs pala ay naglalast within 72 hours noong siya ay na-take o noong yun ay na-ano sa sistema mo, or yung iba 12 hours lang. Kaya dapat talaga immediate action yung dapat na nangyari, na i-report na at na-i-blood test na, nabigyan na ng urine test and everything, para at least ma-identify talaga na talagang siya ay totoong nabigyan talaga ng illegal drug yung kanyang ininom. Okay? If you have been sexually assaulted, even if you are too upset to report it to the police immediately, you should try to seek medical assistance if you have been hurt or injured. Any forensic evidence obtained during test can be stored. Okay. Eh, kaso nga, walang ganun eh. Wala na i-report. Hindi niya nasabi na ako ay na sexually abused, okay, na bigyan ng assault, sexual assault or whatever. Pero ang nasabi lang niya kay Romel ay yung nangyari na nalagyan daw ng something sa kanyang inumin. At yun lang ang naibanggit sa kanya.